Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Balik naman po tayo sa ating Insight from His Word. Mimiss ko rin po kayo, ano? Dalawang araw po tayo na hindi nagkita. But thank God, balik naman po tayo sa ating online morning devotion po. Ito po ang inyong kaibigan, si Pastor Ray Sarzuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. Magandang magandang umaga po sa ating mga ka-insighters sa umagang ito. Yes, muli po, magandang magandang umaga po sa ating lahat po ng mga ka-insighters natin. Araw po ngayon ng Lunes, Abril 12 na po tayo ngayon. April 12 na po tayo, 2021. Ito pong ating programa, Insight from His Word. At ito po yung kaibigan, si Pastor Ray Sarzuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. Kumusta po ang ating umaga? Ngayon medyo lumalabas na si Haring Araw. At good morning po to Ma'am Jocelyn Magayon dyan po sa Manabu City. God bless you. Thank you for joining us this morning. And also to my friend, Renato Buan Antonio, Hokkaido.
O, kumusta po dyan? O, kumusta diya sa Japan? Sa Japan ka pa rin, brother, brother Renato. Okay. And also to Pastor Joshua Azuela, dyan naman po sa Deaf Ministries International sa Bangkal, dito po sa siyudad ng Davao City. So sa ating po mga insiders sa umagang ito, na nakikita ko na po si Pastor Lembo Luares ng Kabangkalan, sa Coloso Baptist Church. Good morning sa iyo, Mudra Pastor. At sa ating pang mga naka-tune in ngayon, no? Nami-miss ko po kayo, no? Friday, Saturday, hindi tayo nagkita. Pero nagbigay naman po ako ng ano na ng permiso na we could not have our online, no? Kasi hindi po tayo sanay sa recording. So trip kami ng aking pamilya sa doon po sa Lake Cebu, no? Sa ano bang ang Lake Cebu? South Cotabato. Okay. At overnight lang po kami doon at bumalik naman kami ng Sabado. At ang lakas ng ulan nung Sabado at ang aming kalsada dito sa harapan ng simbahan puno ng tubig. Pero salamat naman na talagang pinilit ko na ipasok ang sasakyan. Parang first time niya na ganun eh. Akala ko nga mamamatay sa taas ng tubig kasi nakaabot po siya sa kanyang alternator. Pero praise God! Okay naman po siya at medyo may ano lang, no? Ang lakas ng ulan galing Jensan. At good morning also to Pastor Arnel Masidas. Diyan naman po sa Bacolod City sa Bethany Baptist Church. Mayong buntag, mayong aga dira sa imo pastor. Upod ang imong pamilya. God bless you naman sa inyong lahat diyan. Okay, so sa ating pong mga insiders na nami-miss nyo ba ako? Sana. Okay. So, to Pastor Brian Cansancio, diyan naman po sa Rosario sa Agusan del Norte at del Sur. Mayong buntag dira sa inyo, no? Uban ang imong nga pamilya, Pastor Brian. Good morning sa inyo dira, no? Ug nagapasalamat kita sa Ginoong nakabalik na pud kita. O, gahapon na medyo ko konti la ang nag-church kasi nga may mga ginagawang mas tawag nito. Mas importante pa siguro sa simba kaya wala sila. So, ganun talaga ang buhay. Kung medyo gagipit-gipit, lalapit sa Diyos. Pag medyo nakaangat ng konti, makalimutan na. Eh, wag natin pong ganun. No? Wag nating i-exchange ang kukunting mga makukuha natin sa panahon na sa Panginoong Hesukristo tayo. Okay? Sana po. Yan po ang ating palaging alalahanin. Okay? Pakinggan natin ang ating awitin sa umagang ito. Diba ang ating mga sa pagsikat ng araw. At pakinggan natin ito. Habang inihintay natin ang ating mga Panginoon, salamat dito po. ang ating mga ka-insiders sa umaga. Kayo ang Diyos ng mga kapangyarihan na siyang nagmamahal sa bansang Pilipinas. Salamat po na bawat dako. Tuwati nining Balsomo La Torilla, maayong agagid sa imodra manang nining. Iniibig at inamahal. Hayaan niyo Panginoon ang papuri at samba ay manggaling sa kabuuan ng Pilipinas mula sa Spratly Islands tungo sa Mindanao. And to my wife, dyan sa labas, good morning heart. And also to Grace Amatorio Notarte, dyan po sa Bindoy, mayong buntag po sa inyo tanan diha. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito ngalan ni to Pastor Stephen Nonoy Alonsagay, diyan naman sa Gilungan sa Negros Occidental, mayong aga dara sa imo. Sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus, papupurihan. Sa bahin ka, O Diyos, daigod ka, Jesus, daigod. Sa lahat ng panahon.
Sa Panginoon po sa awiting. Pangalan na Jesus. Ilang lingwahe ang meron po doon? Parang tatlo ata, di ba? May English, may Ilocano, at saka meron pa isang na hindi ko po alam yun. So sa pagsikat ng araw, mapupurihan natin ang Panginoon. Maganda po ang ating mga sunrise ngayon, no? Doon po sa aming pinuntahan sa Lake Cebu. Hinihintay namin yung sunrise, pero medyo hindi nagkaroon ng katotohanan kasi medyo foggy yung ang area doon. Kaya
naglumabas si Haring Araw, medyo mataas na siya. But still, papupurihan po natin ang ating Panginoon. Kumusta po ang ating simba kahapon? Alam po sa ibang mga bahagi ng Pilipinas, wala po silang tawag nito face-to-face corporate worship, pero pwede naman po through virtual, no, o sa online. So kami sa Davao City, medyo okay naman po. At yun lang, no, na pwedeng magsimba, pero talagang mayroong hindi magsimba. Hinihintay talaga na bawal ang magsimba. Yun talagang tao, no? Kung hindi na magsimba, sabihin ka agad, essential ang simbahan, dapat i-open. Ano nga open naman? Kung ano-ano naman ang inuuna. Wow, no? Nakakalungkot ang mga bagay na yan. So muli po, good morning sa ating mga insiders sa umagang ito. Yes, ati Nining La Torilla. Sabi niya po dito, happy Monday, Pastor Boy. At watching and listening. And nice to listen the word of God early morning. God bless. So sa ating mga ka-insiders sa umagang ito, magparamdam naman kayo. Okay, ang ating pong devotion sa umagang ito ay sa Psalms 106 na po tayo. Verses 16 to 23 na po tayo. Ang ating pong title ng ating meditation sa umagang ito is A Stand in the Gap. This is the experience ni Moses naman. And good morning also to Brother Jed Mangana. Diyan naman po sa Semirara Island, no, sa Antique. Mayong aga sa imo dira upod ang imong pamilya. God bless you po sa inyo lahat diyan. Okay? So hintayin natin ang iba nating mga ka-insiders para sabay-sabay po tayong manalangin. Magpasalamat muna po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito na nakabalik naman kami sa live streaming dito sa FB. Salamat Panginoon na naka-rest for a while and with my family, and thank you for those who been praying for us. Lord, thank you so much that sa mga biyaya pong natatanggap namin sa araw-araw. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kulangan. Sana Panginoon, ingatan mo po kami. We pray, Lord, sa mga insiders namin na hindi pa naka-tune in. Oh, Lord, bless them. Lord, tuloy-tuloy na po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, makinig tayo na iba ng, mga awitin naman dito. Marami tayong mga awitin na dapat natin pakinggan. Pero akong bago dito, no? Turn your eyes upon Jesus. To
Turn your eyes upon Jesus. So, yan po palagi nating ilagay sa ating mga puso at isipan. Pastor Edgar Tabamo, dyan naman po sa Kapalong, sa Davao del Norte, mayong buntag dira sa imo, Pastor. O gawban dira si Ma'am Beth, o mga kids, no? Si Bunso. And thank you for tuning on. And salamat po sa pakinig naman po sa atin sa umagang ito. Okay. So, meron kami may eksperyensya na nang umuwi na kami. May dinaanan kaming isang hindi pa dinadaanan na kalsada. Kasi from Lake Cebu, pagpunta namin doon, dito kami sa Makilala dumaan, no, sa North Cotabato. Malapit kasi po yun. Pero pagbalik po namin, nagbiya kami, what we call that, Jensen, no, General Santos. Medyo malayo siya ng konti, pero kasi road trip nga. Pero mayroon kami na meet doon sa tinulugan namin na sabi niya, itry nyo po yung ano na, Tivoli, no? Municipality of Tivoli. At diretso na po yan doon sa Jensen, sa San Jose. Sa, I mean, ang San Jose yan po ang barangay kung saan po makikita po yung airport ng Jensen. So dumaan kami doon. No? Itry namin talaga. At ginagawa pa yung kalsada, na simento na po, may mga portion talaga, pero talaga nasa bundok, dumaan sa bundok, sa forest talaga. Very ano na, very steep, very ano na, very mataas ang akyatin, pero at least simento. At may mga portion pa na hindi na simento, yung malapit na sa Jensen. Saka maganda ang experience po yun. Salamat sa Panginoon. At we're able to arrive at Davao City. Siguro mga past 6 na, almost 7 na, din ang lakas na ulan noong Sabado. Nagpapasalamat kami sa Panginoon na arrived safe, no, ang aking mga uhana, ang aking pamilya naman. Salamat sa iyong tawag nito, sa iyong, sa inyong pag-pray po sa amin. Alam ko po na iba naman, naman alam kung saan kami po. At least, nagpaalam naman. Pakinggan muna natin ito ang ating awiting isa, The Eye of the Storm. Habang hinihintay po natin ating mga insiders, and then magpunta po tayo sa ating prayer time. They did not understand why he wouldn't come as they made their way toward the other side. As they left the shore,
they faced the storm, and suddenly they feared for their lives. But upon the sea there someone walked, on the water as they listened for his cry. That's when they heard him call out their names, and tenderly he said, "It is I." He's the eye of the storm, the center of my calm, the place where I find shelter, the place where I find warmth, the center of my ways, the keeper of my days. When I can't feel the sun, understand how the Prince of Peace could find them in the middle of their sea. But with little faith and God's good grace, joy would overcome their disbelief. Now there are times in life when I face the storm, and I wonder if I ever will when I hear him call out my name, and tenderly he says, "It is I." He's the eye of the storm, the center of my calm, the place where I find shelter, the place where I find warmth, the center of my way, the keeper of my days. When I can't feel the sunshine and my ship is tossed and torn, he's the eye of the storm. Do not fear when he is near. Take hold of his strong hand. Hold of his strong hand. Listen closely. Keeper of my days. When I can't feel the sunshine and my ship is tossed and torn, he's the eye of the storm. Okay, Eye of the Storm. Salamat po sa mensahe ng awiting yan. And good morning also to my maninoy, Felix Oxinia Jr. Diyan naman po sa Bacolod City. Mayong aga gid sa inyo dira, maninoy, kasi maninay loose. Good morning sa inyo dira. Yes, I'm going to pray. No, may prayer request dito si Manang Nining na La Torrella. Okay, prayer request for Tata Hasmin, no? Si Tata na nasa Kuwait. She was positive sa COVID, no? At ang kanyang dalawang anak, may lagnat na rin po. Let us pray for them. Pray na tulungan sila ng Panginoon, no? Sa COVID na yan.
So punta na po tayo sa ating mga prayer requests. To Sister Sally Edem, dyan naman po sa Toronto, Canada. Good morning o good afternoon po sa inyo dyan. Sino ba ang nanidito ngayon sa ating screen? Hoping na maging okay po tayo. Ating ingat-ingat po tayo, mga kapatid. Alam po natin na hindi talaga ito pwedeng i-take for granted kahit sabihin natin may vaccine na po. So, habang nadyadyan pa yan, dapat mag-ingat po tayo atin sa mga ginagawa po natin sa araw-araw. No? So, pang ano natin na sa umagang ito, no? Palagi nating tingnan, no? Ang ating mga ginagawa sa araw-araw. No? Okay, no? So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating awitin sa umagang ito, sa ating prayer time. At patutugin natin itong isa naman, sabi ko itong kaninang, Turn Your Eyes Upon Jesus. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Lumalapit po kami sa iyo sa umagang ito, Panginoon. At nagpapasalamat. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Hindi lamang na mayroon kaming hingihin sa iyo. Lord, we want to talk to you this morning. Salamat, Lord, sa umagang ito na binigay mo po sa amin. Panibagong buhay. Isang araw naman po ang nadagdag sa aming buhay ngayon. Salamat, Lord. Salamat na tinutulungan mo po kami. Salamat sa iyong pagkakabay sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kung wala ikaw sa buhay namin, ang buhay po namin ay naging isang buhay na walang selfie. But Lord, salamat na naging Diyos ka po namin at pinapaniwalaan po namin at nananalig po kami sa iyong salita. Lord, pakinggan mo po ang aming mga hinahing, ang aming mga request sa iyo. Lord, I've been praying for Ma'am Jocelyn Magayon, dyan po sa Panabo City. Salamat po sa buhay niya. Salamat na pagpatuloy na sinasamahan kami dito sa Inside Family. Lord, I pray for her health. I pray, Lord, for her family. I pray, Lord, for her needs. I pray, Lord, na tulungan mo po siya. Ang mga hinaing sa buhay, ang mga desire sa buhay, Panginoon. Kindly honor it, Lord. I so praying, Lord, for Brother Renato Antonio doon po sa Japan. I pray, Lord, for him. Continue to bless him, Lord. I also praying, Lord, for Pastor Joshua Azuela, ang DMI at Deaf Ministries International, Panginoon. I pray, Lord, that you should help him. I pray, Lord, that you should give him strength and wisdom kasama si Manang Joe. I pray, Lord, that the sustaining grace be upon him sa pagpalakan po ng ministry ito.
ministry, Lord, sa mga kaluluwa, mga nag-enroll. Lord, ingatan mo po sila. As you pray for Pastor Masitas, Arnel Masitas, doon po sa Bacolod City, I pray for his family, bless them, Lord. I also pray, Lord, for the Notarte family doon po sa Bindoy, Negros Oriental. Lord, continue to be with them, with Brother Ferdinand and their kids. At Lord, ang kanilang mga pangailangan araw-araw, Lord, samahan mo po sila. Tulungan mo po sila, Panginoon. Kanilang mga desire sa buhay nila, especially kanilang mga anak na makatapos din po sa pag-aaral at yung mga nagtatrabaho na rin, Panginoon. Good health for them. Also praying, Lord, for Pastor Stephen Alonsagay, doon po sa Negros. I pray, Lord, that you should bless him and the ministry, Panginoon, sa Giyulgan. Kanyang anak, si Kaina, Panginoon, nakita mo po. Mayroon po siyang leukemia. Salamat sa buhay ni Pastor Stephen, Panginoon, Pastor Nunoy. Sa kanyang broadcast din, Panginoon, lang kanilang FM station doon po. Mga speaking engagement niya, Panginoon, kanyang familia, kanyang wife, at ang mga kapatiran din po, Panginoon, sa church. Lord, I be praying also for Manang Nining Balsomo Latorelia. Lord, I pray that you should bless him, bless her, kasama kanyang pamilya, Panginoon. Lord, I be praying sa kanya, sa kay tata, doon po sa Kuwait, nakakalungkot, Panginoon. He has been affected, positive sa COVID. But I believe, Lord, na mas powerful ka sa COVID na ito. Mapagaling mo po siya, kasama kanyang mga anak na may lock natin po ngayon. Lord, umaasa kami sa iyo. Touch their bodies. Gamitin mo ang mga supplement para to strengthen their immune system. At mananalig sila sa iyo. Lord, I also pray for Brother Jin Mangana doon po sa Semirara Island. I pray that you should be with them. I pray, Lord, that you should samahan mo sila, Panginoon, sa kanilang pamumuhay po doon. I also pray, Lord, for Tabuhara family doon po. Continue to bless this family. Daisy and Frederick, Panginoon, kanilang mga anak, kanilang trabaho doon. I also pray, Lord, for the Coronel family doon po sa Semirara Island. Continue to bless them. Ibibot sa kanyang trabaho, kanyang wife si Eden, at ang kanila pang mga anak, Panginoon, na yung mga nag-aaral pa. Oh Lord, bless them. Also praying, Lord, for Pastor Tabamo doon po sa Asuncion, ang mga kapatiran, Panginoon. I pray that you should be with them, Lord. Si Manfred sa kanyang pagtuturo at ang mga anak nila, Panginoon, continue to bless them, Lord. I also pray for Maninoy Felix Osinga Jr., Panginoon, doon po sa Bacolod City. I pray that you should be with them. Kailang negosyo, kailang mga anak, kailang mga apo, Panginoon, nila Maninoy Cruz. Oh Lord, strengthen them with your power. And oh Lord, na nadyadyan ka palagi. I also pray, Lord, for Sister Sally Edem, doon Panginoon sa Canada. I pray that you should bless her, Lord, kasama kanyang mga anak, kanyang trabaho, Lord. I pray that your sustaining grace and mercy be upon her. Salamat po kanya sa kanyang tulong, Panginoon, sa amin, sa ministry ito. I also pray for Pastor Florence Sumatra, dyan po sa mga Alcal, Monumental Baptist Church sa Carmel. I pray, Lord, that you should sustain him, Lord, kasama kanyang pamilya, ang ministry, Panginoon. I also pray, Lord, for Janet Leonardo Isiki, Panginoon, doon po sa Valenzuela. I pray that you should guide her, kanyang pamilya, kanyang asawa, na maging faithful sila sa kanilang commitment para sa iyo. I pray, Lord, that your name will be glorified in their midst. I also pray, Lord, for Lovejoy, as well as doon po sa Canada naman. I pray that the sustaining grace, your mercy be upon them and with their family. I also pray, Lord, for Sharon Gabion doon po sa Nevada, USA. Sustaining grace, Lord, for her, ang kanyang town na mayroong nasasaktan, Panginoon. Kanyang trabaho. Oh, Lord, be merciful to her. Si Brother Tutong Delcano, maybe nasa bahay na po siya ngayon sa kanila sa Kirayan. Salamat that nakabalik naman po siya galing sa kanyang 4 months na tour of duty, Panginoon.
Oh Lord, be with her. Kanyang kapatid na mayroong cancer din, Panginoon. Iprihan din po namin. Okay, so praying, Lord, for Brother Marcio Montiglaro doon po sa Nigeria. Continue to sustain him, Lord. Kanyang pamilya na sa kabanbaran. Namanalig po sa iyo. At most, may relasyon siya na ma-establish sa buhay niya. Okay, also praying, Lord, for Sister Zaini Sigondo doon po sa Macau. Salamat, Panginoon, sa kanyang pinadala sa amin. Lord, continue to bless this woman of yours sa kanyang mga ginagawa. Pinipran din po namin na mayroon na pong mag-occupy sa isa sa mga bed doon po sa kanyang tinatirahan, Panginoon. Oh Lord, be merciful. Strength sa kanyang araw-araw na ginagawa. And so pray, Lord, for Jenny, siya kay Josephine na Montiglaro doon po sa Dubai. Bless her, Lord, ang kanyang pamilya na sa kabangkalan. And so praying, Lord, for aming mga celebrants this morning. Continue to bless them, Lord. Continue to sustain them, Lord. Sa isang buwas ang tao naman na binigay kay Mrs. Espero, kay Brother Poblador, at ang iba pang Panginoon na mga celebrants natin, namin tulo sa umaga ito, sa month of April, April 12. Lord, I also to pray for mga Bible schools namin, Panginoon, sa NEBS, sa Dole, ang Bibazanay, ang Bukidnon, Panginoon, praying for them. Ang mga bawat leaders, ang bawat estudyante, faculty and staff. Oh Lord, be merciful to them. I pray them for the XFE, and there's a kay Maggie Fernandez, blessing the staff also ng the XFE. Bless them, Lord. I also pray, Lord, for my family. I pray for my wife who's doing the online class. Give her wisdom, Lord, and strength. I pray also for Casey habang naghihintay, Panginoon, ng kanyang papers na gumalaw, Panginoon, para sa deadline. Lord, I know na ang hirap maghihintay. Gusto namin magreklamo. But Lord, give her patience and kami din po na kanyang papilis, Panginoon. Start na po siya ng kanyang trabaho sa libre. And also for Adi, sa kanyang online class, Panginoon, give her wisdom po sa ito. I pray also for Jim and Mats. I pray for this family na maging seryoso sa kanilang relasyon sa iyo. Na hindi pwede na ipagpalit ang araw ng Linggo sa mga gawain na sanlibutan. Lord, this is my prayer to my kids. Tatlong ko pong anak na babae that give them, Lord, partners na merong sincere at honest na relasyon sa iyo at ang Linggo po ay maging sacred sa kanilang buhay. Na hindi na po dapat magtanong kung magsimba pa uwi. Lord, that is my prayer for my kids. For Jem, sa kanyang ginagawa sa araw-araw, yung trabaho, Lord, mga anak, si Ate Pibo, sa Kasinais. Thank you, God, for them. Thank you for the time that we've been together as a family. We're enjoying each other. Lord, tuloy-tuloy po aming gawin ito for your own glory and name. Also, Lord, for the Northside people, pray, Lord, that you should be with them. Ingatan mo po sila. Ang mga ginagawa sa araw-araw, mga estudyante din po namin. Lord, we continue to pray for Oceanic Container Lines sa kanilang presidente si Sir Joel Go. Lord, I pray that you should be with them. I pray that bumalik po ang sigla ng negosyo. Kanilang mga branch manager sa bawat port, no? Sa Bisaya, sa Mindanao, Lord. Give him wisdom, Lord, sa pag-lead ng company nila. I pray also, Lord, for his family, his children, his wife, and thank God for his help also. I continue to pray for Brother Nelson Raffles. Continue to bless them, Lord. Pastor Aurelio, Pastor Dabar, Pastor Ruiz, Pastor Serhas, si Janice. Oh Lord, be with them. Lord, forgive us from our wrongdoings. They will go straight. The straight path of righteousness. Pastor
Balcos, Amati, Panginoon. I pray also, Lord, from the Induyon family, doon po sa Linging. Pray for St. Julius as the head of family. Ang kanyang relasyon dyan pa yun sa iyo, Panginoon, and this family, si Ma'am Jane. The kids, si Jen, na nasa Butuan, Panginoon, at ang trabaho bilang isang frontliner. Lord, we continue to pray for His children. I also pray, Lord, for the church in Lingi. I also pray for Mom Joy. Do you know? Pastor Josh. Sa Lingi, Fulbill Baptist Church, sa mga kapatiran, Panginoon, that they will be faithful enough to support the needs, Panginoon. Oh, Lord, be merciful to these people of yours. And also, Lord, for the C family, Brother Victor and Myra Joy, sa Maynila, Panginoon. Bless them, Lord. And I pray for Pastor Notarte. Continue to sustain him, Lord. Bumalik ang singla ng lahat katawan. Pastor Garubilio also sa Kimaras. Bless them, Lord, and your family. Oh, Lord, be merciful to us. Also pray for my Virgin Coloma. And also, Lord, for all the pastors and their families sa umagang ito. I pray also for my family. Si Mama, doon po sa Kabangkalan, sustaining grace. Pero so Lord, for my in-laws, Lord po sa Bingkin, kay Lord for them, sustaining grace. That Christ will be seen in them. I also pray, Lord, for Magnotan, Abaro family, Pangot family, so si Dr. Alina, si Manang Marie, Abaro family, Corpus family. Be merciful, Pastor and Mrs. Oliver Yuninoso, Panginoon. Oh Lord, salamat. So Sister Rhoda Gatilio ko, Panginoon, I continue to pray for her and her family too. I also pray for our President, our leader sa aming bansa, from the President down to the barangay. Kunin mo ang mga corruption, Panginoon. Kasi nakakalungkot na nababiyahe ka, dumadaan ka sa isang lugar na walang ayos. Lord, sana tulungan mo ang bawat isa. Thank you so much, Lord, for this time. So Larry San Pedro and his family, pray also for them. And all the pastors, the Pastors Connect ministry. Pastor, pray also, Lord, for Margie Kalinawan sa Hong Kong, sa Irene. Bless them. Bless us, Lord, for today. Lord, provide the needs of our family and to this ministry. In Jesus' name we pray. Amen. Crowds round you gathered in the midst of the storm. Is your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope, someone's praying for you this very day, and peace be still is already. For you.
is praying for you. Lord, also praying for the Maridable family doon po sa Vietnam. Someone is praying kay Rochelle also. For you. And also to Vanessa and Joe. Lord bless this family as they do their activities day by day and sharing the gospel to others. Lord, protect them from COVID. Ingatan ko rin si Sena sa kanya. Lord, be with them. You to bless this family. Remember someone is praying for you. And it seems that you've prayed till your strength is all gone, and your tears fall like raindrops all the day long. He cares and he knows just how much you can bear. He'll speak your name to someone in prayer. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone, someone is praying for you. Punta na po tayo sa ating meditation sa umagang ito sa Psalms 106 verses 16 to 23 po. Basahin po natin ito. The people in the camp were jealous of Moses and envious of Aaron, the Lord's holy priest. Because of this, the earth opened up, it swallowed Datan and buried Abiram and the other rebels. Fire fell upon their followers, and flame consumed the wicked. The people made a calf of Mount Sinai. They bowed before an image made of gold. They traded their glorious God for a statue of grass-eating bull. They forgot God, their Savior, who had done great things in Egypt. Such wonderful things in the land of Ham. Such awesome deeds at the Red Sea. So he declared he would destroy them. But Moses, his chosen one, stepped between the Lord and the people. He begged him to turn from his anger and not destroy them. May the Lord God bless the reading of his word. You know what, kapatid? Sometimes we think that Moses bilang isang great leader and a great legislators. Diba? And indeed, he was one of the greatest. Ang hirap kaya maging leader sa isang nation, no, na pinalabas mo galing ng Egypt. But have you ever thought of Moses as a great intercessor? A man of prayer.
I was amazed to discover how many instances of prayer are recorded in the life of Moses. Katulad, no? For instance, when the Israelites turned against God, made a golden calf, and began to worship like heathen. You know what? During that time, God was very angry. And He was prepared to judge them. God is really angry with that. But you know what? Moses went up to the mountain and interceded or stood in the gap. Kaya pang title natin, Stand in the Gap. Moses stood in the gap. Ang nung sabi ng verse 23, therefore he said that he would destroy them. Had not Moses, his chosen one, stood before him in that breach to turn away his wrath, lest he destroy them. Talagang gusto nang patayin ng Panginoon itong mga taong ito. Pinakita ng Panginoon kung paano siya nagmahal sa nasyon na ito, sa bansang ito, pero anong ginawa nila? They made a golden calf and worship on that calf, that golden calf. Galit na galit ang Diyos pag mayroon po tayong sinasambang iba. Good morning also to Mary Grace Sally Serrano, dyan po sa Cavite. Mayang aga na sa imo, Grace. Gusto na tayong talaga ng patayin ng Panginoon. But Moses stood in the gap. And the people of Israel had been delivered from Egypt. Good morning to Sister Zaini Zigondo. Thank you, Sister Sinia. Nakuha ko na kahapon ang pinadala. So the people of Israel had been delivered from Egypt and were standing on Mount Sinai. So where God was given Moses the law, diba doon binigyan ng Panginoon ang two tablets of the commandments sa Mount Sinai. But nang bumalik si Moses galing sa pakikipag-usap at kinuha niya yung tablets na bigay ng Panginoon, pagbalik niya sa baba, he saw the people worshiping the golden calf. They built an idol. And they worship that. So, how soon we forget what God has done for us? How soon we forget what He has said to us? We turn away and start living on substitutes. Mahilig tayo sa mga substitute. Mahilig tayo makipagsamba sa mga bagay na sabi natin, hindi naman namin sinasamba yan. Ang sinasamba namin ang Diyos, pero ang hinaharap po, yung mga substitute niya, di ba? Marami na akong naririnig yan. Bakit kayo sumasamba sa mga structure? Bakit kayo sumasamba sa mga kung ano-ano, ang sabi nila? Hindi naman namin sinasamba yan. It is just a picture. But what? Ang Panginoon, we could direct our worship sa Panginoon. At many times na binabaliwala natin po yan. Mas sinasamba pa natin ang mga oportunidad, akala natin oportunidad. Sinasamba natin ang ating trabaho, sinasamba natin ang mga oportunidad na sa araw na ito. Maintindihan naman ako ng Diyos, bakit hindi ako nakasimba? Maintindihan naman ako ng Diyos. You know what? God hates those thinking. Kasi ang gusto ng Diyos, that sa panahon na dapat magsamba ang lahat ng mga anak niya ay sasamba sa kanya. Kaya mayroon ang tinatawag na Sabbath day, di ba? Pinapractice yan noon sa mga Israelite. Na during the Sabbath day, that is the day of worship, there will be no working. Ang tao na sa bahay lang. So tayo, ang dali nating makalimot na ang mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, galing po yan sa Kanya. Ang lahat kung anuman meron po sa iyo, kapatid, sa Panginoon po yan. Trabaho mo, pamilya mo, farm mo, sasakyan mo, ano ba ba? Wala po tayo, kasi sabi nga ng Bible, we came into this world naked and we will return naked also.
So dapat po na natin pag-alalahan. So Moses stand in the gap. Kasi gusto na ngang patayin ng Diyos ang mga taong ito. Pero sabi sa verse 23, Moses appeal sa Panginoon na wag. Mahilig kasi tayo sa substitute. Moses could have profited personally from their sin. And God said, Moses, I'll start with you and make a whole nation, a new nation. And no longer will the Jewish nation be the people of Abraham. It will be the people of Moses. Pwedeng ganun eh, di ba? Kasi ang promesa sa Panginoon that He will make a great nation itong Israel na ito, but they were stubborn. Their heart is so hard. Ang dali nilang makalimot sa mga ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, Moses, I will start a nation from your family and not kay Abraham. It will be the people of Moses. But Moses replied, No, Lord, you love these people. They are your people. Don't judge them. And then what happened? God did judge their sin, but He did not destroy the nation, of course. The people did not appreciate what Moses had done for them, and they began to criticize him as well. Ganun nangyayari. Hindi nila alam kung ano, kung paano, anong naitulong, ano ang pag-intercede ni Moses sa kanila. Sa kanilang mga kasalanan. Na gusto na sana ng Panginoon na patayin sila, but Moses intercede, stand on the gap, and said, Lord, this is your nation. Discipline them of their sin, but not to destroy them. But in spite of what Moses did, he was being criticized by these people. He was being hated by these people. Have you experienced those? Na ikaw pa nga ang nanging gitna, nanging pamaraan na masolba ang problema, pero sa huli ikaw pa ang sinisisi, ikaw pa ang pinaggalitan. You are the one who stand in the gap, and yet people never recognize those. So we should be thankful sa Panginoon sa araw na ito. In heaven, we have an intercessor, the Lord Jesus Christ. He is our intercessor. Whoever lives to make intercessions for us as the fathers in the throne, in the book of Hebrews chapter 7 verse 25, He stand on our behalf. Our conscience is telling us that we commit sin, but it was the intercessors. It was the work of Jesus Christ who intercede in our behalf. Para hindi po tayo mahulog sa apoy ng impyerno. He and the Father love us and together are guiding and building our lives. Ang Diyos mismo. Kaya bakit ang dali nating makalimot? Hindi man siguro nakalimot, no? Pero ang dali nating magawa ng isang choices na iwanan natin ang Diyos at inuuna natin yun. Nakakasakit po yung nakaka-hurt, di ba? Minsan anak mo ang gumagawa niyan. Minsan ang mga tao na malapit sa iyo ang gumagawa niyan. Gabala ba nga, okay lang yun si daddy, naintindihan na yun ni daddy. Okay na yung Diyos, naintindihan na nila kasi alanganin ngayon eh. No? Kaya dito sa church ko, palaging ko sinasabi, huwag kayong magawa ng transaksyon basta Linggo. Pag may pumunta sa iyo pag Linggo, stop mo kaagad. Huwag mong entertain. Sabihin mo, samahan mo lang ako magsimba. Simba mo na tayo. At gagawin natin yan kung ano man ang maitulong ko sa iyo. Di ba? Kasi pag ganun na lang palagi na nag-i-yield ka sa kagustuhan nila, talagang sunod-sunod na yan. At para bang nasasayang ka, sayang naman ito kasi, no? Pag hindi ko ito intertinahin, sayang naman ito ang makita ko dito. Wow! Bakit ilang milyon ba ang mawala sa'yo? At pasabihin natin milyon ang mawala sa'yo.
Pero nagawan mo naman ang napahapin mo naman ang Panginoon. We could not continue doing it. And I believe na ang bawat oras, ang bawat ginagawa natin sa ating buhay, kapatid. Di ba palagi tayo siya sabi, mananalig ka sa Diyos. Do not put everything in your shoulder to solve the problems because you cannot do that. Humingi tayo ng tulong sa Diyos because He is our refuge. He is our help. Pero ang dali nating makalimot noon, just in a seconds, nakalimutan natin, ay araw para ngayon ng Linggo. At minsan nagdidebate pang mag-asawa kung magsimba o hindi. Ang asawa magsimba, ang bana, I mean ang husband, maiwan sa bahay kami ginagawa. Oh Lord, forgive us. Forgive us. Nakaka-insulto sa Diyos na yung mga binibigay niya sa atin na mga blessing, yan pa ang dahilan na hindi ka makasamba sa Kanya. Na hindi naman tayo pinapabayaan. No, maalala ko nung lockdown dito noon, last year, ilang buwan, walang sahod ang pastor kasi nga walang simba. Pero hindi kami pinapabayaan ng Diyos. And to be honest, masarap pa po ang pagkain namin during the lockdown. Wala kaming natanggap na abuloy. Wala kaming natanggap na suporta galing sa gobyerno. Hindi kami nakalista. Pero ang Diyos po ay hindi nagkulang sa amin. Kumpleto ba kami dito noon? Isa ang anak ko na mayroong pamilya, dito din sila. But you know what? God is so faithful. Sa yan lang na bagay na yan, sa isang iglap lang makalimutan mo na ang araw ng Linggo ay araw sa pagsamba ng Diyos pero hindi mo magawa just because of that? Wow! Kaya mga anak ko dito, pag sinasabi na, hindi kami makasimba kasi, ganun ba yun? Mas importante pa ba yan sa pagsamba sa Diyos? Wala po kaming yaman na maiwan sa inyo. Ang maiwan lang namin sa iyo ang iyong faithfulness sa Panginoon. Sana po itong ating meditation na ito, you know what? My heart is masasakit sa puso. Very hard, very heavy heart. Intercession is one of the believer's most important ministries. Kaya ang kinaawat ka natin, di ba, sa ating prayer after we pray is someone is praying for you. Someone is interceding in your behalf. Kaya naggawa tayo ng mga requests. We ask somebody to pray. Others need your prayer support. So we should follow the example of Moses and stand in the gap. Ilang beses ka na ba na nanging intercessors sa mga kapatid natin? Panampalatay. Hapon, ang ganda ng aming minsay, you know? Delivered as God sa life po ng mga midwife during sa time ni Moses o sa Exodus. Yung mga midwives na yan was been talked by the king of Egypt na kung ang mga Israelite ang mga anak ng lalaki, papatayin nila. Pero pag babae, ibuhayin nila. But the midwives stand in righteousness. At promisahan pa sila ng hari ng Egypt na bibigyan sila ng yaman kung susundin nila. But sabi doon ng scripture, these midwives fear of God. And the fear of God, it will result a righteousness of life. That even though the riches of this world could not be what? Could not be swapped, could not be accepted. You will go, you're going to this,
discharge or we're going to ignore those riches because you fear the Lord. You fear God. Diba? At yan ang makikita po natin. Maraming mga tao na iniwanan ang Diyos because of the riches of this world. Maraming mga anak ng Diyos na mas binigyan ng pabor ang yaman ng mundo kumpara sa Diyos. Sana po hindi kayo malugi noon. Maraming tayong makikita dyan sa Facebook, di ba? Na isang gasoline station was closed because we close today because this is the day of the Lord. We worship. Join us in worship. So we are close. Maraming mga tindahan, maraming mga negosyo. Makita mo that the righteousness of God will result on that. Nagsasarado sa araw ng Linggo kasi nga nagsasamba sila. Pero maraming mga anak din ng Diyos. Ang araw ng Linggo ay ginagawang ano na. Ano? Maliban lang siguro kung trabaho, di ba? Kasi ang trabaho kasi naka-schedule ka. Pero kayong mga, ikaw mismo, you can make a choice. You can control life. I mean, you can control everything about you. The oras, kung sarili mong negosyo, pwede mo yung ano na, ikaw may-ari ng negosyo. Ikaw may-ari ng farm, ikaw may-ari ng ganito. Pwede mo sabihin, oh, wala tayong trabaho ba sa Sunday? Walang mag-ano ng transaction pag Sunday kasi araw ng Diyos po yun. Ayaw ng araw ng pagsamba. Minsan, ang ginagawa natin, matutulog ka sa araw ng Linggo kasi nga, ang haba ng trabaho mo at sa Linggo. O sabi natin, family Sunday kasi namin pastor yun. Na hindi kami makasamba kasi for family, oh praise the Lord. Shame on us! Huwag mong gamitin ang mga blessing na binigay sa iyo sa Diyos para, na hindi ka makagawa para sa Panginoon. Ano kaya pag pray natin yan, mawala yung mga ganun. Lord, kunin mo lang yung mga farm, kunin mo yung mga negosyo na yan. Kunyan mo lang ang dahilan na hindi ito makasamba ang aking kapatid. Itong kapatid namin sa iyo. Mapatayin mo lahat yung mga baboy na yan. Mapatayin mo lahat ng mga manok. Kasi itong ginawa dito eh. No? Itong mga sa Israelites. God hates those idols na ginawa ng Panginoon. Namin na ginawa ng mga Israelite. Nagsamba sila doon. We're not talking about the ang tinatawag talaga na golden calf, but mga bagay na nangyayari na naging idol sa buhay natin kumpara sa Diyos. Kaya kapatid, be reminded, by the way, na huwag natin pong i-exchange ang yaman ng mundo sa ating relasyon sa Ginoo. I pray for that. Because of what the midwives did sa Panginoon, ano sabi doon? God gave them a families of their own. And the more that they were being persecuted, the more that they become stronger and they multiplied by numbers. Hallelujah. So sana po sa umagang ito, ito po ang mga bagay na dapat natin alalahanin at ilagay po natin sa ating mga puso. We should stand in the gap. We should not forget the goodness of the Lord. Araw ng Linggo, kaya tinatawag yan araw ng Diyos kasi sa araw niya yan. That is the day that we're going to worship Him. Hindi mo araw po yun. Eh, walang business, walang mga gagawin sa araw ng Linggo. Kasi po sa Panginoon po yan. Na po, samahan niyo ako muli. God, Lord willing, bukas po ng umaga. Ito po yung ating insight from His Word. Praying ng Panginoon po ay sasamahan niyo po tayo. See you tomorrow. God loves you. At when answers aren't enough, there is Jesus. Face the mountains of desperation. You have climbed, you have fought.
have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a grace.